Ilang araw na naming inoobserbahan si Mrs. Claveria. May kakaiba sa mga kinikilos niya. May kinakausap siyang tao. Dok, ano bang sakit ni Kendra? She showed symptoms of schizophrenia. It's a chronic mental disorder characterized by inability to distinguish between the fantasy and reality, often accompanied by hallucinations and delusions. Pero sa kaso ni Mrs. Claveria, meron siyang paulit-ulit na tinatawag o kinakausap. Betty ang tawag niya rito. Posibleng matagal na itong sakit ni Mrs. Claveria, kaya sinusubukan naming mahanap ang dati niyang doktor para mas malinaw ang history niya. Dok, kung ano yung kinakailangan ni Kendra para magamot siya, ibigay niyo na ako sa kanya. We need to closely monitor her condition at ililipat na namin siya sa psychiatric ward. Dok, sigurado ho ba kayo dyan? Kasi kilala namin si Kendra. Alam namin na nagdadrama lang yun para matakasin niya yung mga kasalanan niya. Lillian, I remember nung makita ko si Kendra sa harapan ko mismo. Ma, Dok, meron siyang hinahampas na tao eh. Pero at that time, wala naman talagang ibang taong nandun kundi siya lang. Nakita ko yun. Ay, me. Umaarte nga siya. Para matakasan niya yung kasalanan niya, yun yung paraan na naisip niya para hindi siya makulong. Posibleng totoo ang pinapakita ni Kendra. Kasi, 15 years old pa lang siya. Nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip. Ma, what do you mean? Sorry, anak. I didn't share this with you because you were too young to understand, but... kasi, Doc, 15 years old pa lang siya. The child had post-traumatic stress disorder. Lagi siyang depressed, laging nalulungkot. Laging may nightmares. Well, then, pinatignan ko siya sa isang psychiatrist and after many, many sessions of psychotherapy, nag-improve naman siya. So, ma, may history pala. That's why ganun si Kendra. You know what I'm scared most? Baka bumalik yung sakit niya. Or, baka kumrabe pa, hindi kaya, Doc? Thank you for the additional information about Mrs. Claveria.